Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Security Policy o NSP 2023 to 2028. Layo nito na pag-isahin ang pagkilos at pagsisikap ng national at lokal na pamahalaan para sa seguridad ng bansa. Sa ilalim ng Executive Order No. 37, inaatasan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan kabilang na ang mga government-owned and controlled corporations na gamitin ang NSP sa pagpapatupad ng mga programa at estratehiya na may kaugnayan sa seguridad. Nakasaad din sa EO ang regular assessment na dapat gawin ng National Security Advisor kung naipatutupad ng tama at nagkakaisa ang lahat ng sektor sa gobyerno para tsakin ang seguridad ng bansa. Isusulong ni Senador Robin Hood Padilla na ma-develop ang Pag-asa Island bilang fishing hub. Binisita ng senador ang Barangay Pag-asa Island sa Bayan ng Kalayaan sa Palawan isang linggo matapos ang tensyon sa Ayungin Shoal sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard. Sa kanyang pagkikipag-usap sa mga residente, siniguro ni Senator Padilla ang kanyang buong suporta sa pagtataguyod ng mga programang pangkabuhayan sa Island Barangay at pagpapaganda ng infrastruktura sa buong bayan ng Kalayaan. Bukod sa mga residente, nagkaroon din ng pagkakataon ng senador na makahalubilo ang mga sundalo na nagbabantay sa Pag-asa Island. Ayon kay AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos, malaking bagay sa mga residente ang pagbisita ni Senator Padilla na isang adopted son ng Kalayaan dahil nagbigay ito ng panibagong pag-asa na hindi sila nakakalimutan ng gobyerno. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kabe sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako si Dominic Almelo. Magandang hapon.